So, mga master, morning. So, ito yung unit na nirewiring namin dahil may ground po yung body heater niya. So, ang gagawin natin ngayon, mga master, i-re-reprocess natin to dahil umaandar po siya. Pero yung init niya hanggang dito lang. Dito lang na portion. Hindi na umabot sa buong condenser. So, reklamo ni customer nito, mga isang linggo na daw itong hindi nagagamit dahil yun nga nang urin. Ayong nagkurinti sila, may ground yung unit at saka dalawang layer lang ang nagyiyelo. So nung hinawakan natin kanina, umaandar siya. Dito na lang yung, kunti na lang po yung init niya na ito na portion. So i-re-reprocess natin ito, mga master. Freezer po ito, upright na Panasonic. So ang gagawin natin, puputulin natin dito. Tatanggalin natin dito, may kunti pa po siyang laman na freon, hindi natin siya ma-recover dahil sobrang nipis nito. Yung tubo nito, hindi natin makaya sa piercing valve. So, papakawalan na lang muna natin yung kunting pressure nito, mayroon pa po siyang pressure. So, ganito lang po natin gagawin dahil wala naman tayong piercing valve na kasing liit nito ng tubo na 1 port. So, hindi natin ma-recover talaga, pero may laman pa po ito, kunti lang. Yan o. Yan ang master o. Ha? Kina? Yan ang master. Meron pa po siyang laman. So standby na lang muna tayo sandali. Lalagyan natin ng access valve para marireprocess natin to dahil hindi nga lumalamig ang unit. So, pinaandar namin kanina, pati kahapon nung nag-rewiring tayo, hindi po talaga siya umiinit yung buong condenser niya. So, kailangan lang natin itong i-reprocess. Ibabacuum natin na mahabang oras, isang oras. Maglagay tayo ng flow. At saka, yun. Yun ang gagawin natin. I-reprocess natin dahil itong unit na ito, sabi ni customer, kung nakita niyo ito, isang taon pa lang tumahigit. Saktong-sakto daw, nalampas na sa warranty. Hindi na mapa-repair nila doon. At saka, wala nang warranty. So, pinaayos na lang sa amin. So, first time pa po itong na-repair. So, standby na lang muna tayo, mga master. Lalagyan lang muna natin ng access valve itong unit na ito. Yan o. Kung narinig nyo, mga master, mayroon pa po siyang pressure. Yan o. So yun lang, lalagyan na lang muna natin ang access valve to, ha, sandali lang. So yun, mga master, gagawin natin, lalagyan na lang natin ito ng access valve dahil na-check namin yung compressor, yung pressure, yung ano ng compressor niya, yung pressure niya, yung amperahe niya ay normal na normal pa naman, hindi naman sa high ampere. Yun nga, pinutol natin ito, kunti lang po yung naiwang freon niya o refrigerant. So ang gagawin natin ngayon, kargahan at lagyan natin ng access valve, ibabacuum natin ng isang oras, tapos i-observe natin ng isang oras din. Doon natin malalaman, kahit hindi na tayo maglagay ng pressure, pagbabacuum pa lang, malalaman mo na din yan kung may leaking o wala. Dahil i-observe muna natin ng isang oras. Kung babalik sa 0 PSI po ang reading niya, meaning po, may leaking po. Pero pinutol natin dito ngayon, mayroon pa po siyang pressure. So, ganun lang, mga master, yung tinatawag natin na technique na matagal ko na din ginagawa. Ang lugar namin dito ay hindi naman kalakihan. Hindi ko naman uulit-ulitin itong ginagawa ko kung mali at saka naging back job yung mga ginagawa ko. So yun lang ang ginagawa ko. Tinuturo ko lang yung mga technique na natutunan ko. Tulin mo dito. Yung mga nagawa kong technique, mga master. O idea ko kung paano na tayo mag-leak test, paano tayo mag-troubleshoot ng gagaya nito. Ito na rewiring ko na. At saka kakargahan ko na lang dahil pinawakan ko dito kanina, pinaandar ko yung amperahe niya, hindi nag-high ampere. At saka nung pinutol natin dito, mayroon pa po siyang pressure. At saka ito,
isang buwan na dayatang natambay o parang ganun. Tapos nung umandar ito, pinaandar nila, kahit no kaabot ng isang linggo, dalawang layer lang po ang nagyeyelo. So yun po ang reklamo ni customer nito. At saka nangongoryente. So yung grounded niya na naayos na natin, nasa body heater yung problema niya, ni-rewiring ko na. So ngayon naman ay re-reprocess na lang natin ito, mga master. So standby na lang muna tayo, sandali, kakargahan natin ang lalagyan natin ito ng access valve. So ito na po yun, mga master. Pag maglagay tayo ng access valve, tanggalin muna natin ito, yung pito niya, para hindi masusunog. So lalagyan natin ng takip sa likuran, saka natin ilagay ito para safety purposes, hindi masusunog yung nasa likuran niya na portion. So pwede na natin hinahin to, mga master. Yan, mga master. So palamigin lang muna natin sandali, medyo mainit-init pa yan. Check natin ang ating mahiwagang salamin kung may leaking o wala. So yan, perfect na perfect yan, mga master. So wala na pong leaking yan, So ganyan po mag-check, mga master, kung hindi mo masiglip sa likod kung may leaking o wala, yung hindi mo nahinang ng mabuti. Gagamit po tayo ng salamin. So yan, okay na po. So standby na lang muna tayo sandali, palamigin natin, tapos ibabacuum natin yan. So yan, mga master, medyo malamig na po, pwede na natin itong ibalik, tapos ibacuum natin para diretso na yan. Gagawin natin ngayon, ibabacuum natin ng isang oras ito para mawala talaga yung moisture niya. Saka natin ililigtis ulit, mag-observe tayo ng isang oras na naman. So pwede mo na pandarin yan, master, doon sa vacuum na natin. Yan, nakaandar na po yung aming pang vacuum pump, mga master. Tapos ilagay mo dyan sa malaki, master, doon. Yan, Maandar na po ang ating vacuum pump. Yan, naka-vacuum na po. So hintay na lang tayo ng isang oras ito, mga master. Serve na lang natin ito, isang oras babacuum natin, tapos isang oras nating pagtapos ng mag-vacuum, isang oras nating i-observe. Kung aakyat po, babalik po sa zero ang reading ng gauge. So meaning po, may leaking po yung unit. Pero kanina pinutol namin, may pressure po yung unit. So possible po talaga 100% ito. Pero yun pa rin, na double check na rin natin sa mga nagtatanong kasi na bakit daw ako hindi nagpapalit ng filter dryer, hindi ko na chinik dito. Ganito po kasi yung reading ng amperahe niya kanina, normal po. At saka yung hinawakan ko po dito sa may portion ng linya ng condenser, mainit po siya hanggang dito lang. Pero hindi po uminit yung buong condenser. Kaya yun ang sabi ni customer, na dalawang layer lang daw umiinit. So ngayon, ibabacuum na namin, mga master. Hintay na lang tayo ng isang oras. So standby na lang tayo, tapos i-observe na natin ulit mamaya. So standby na lang muna tayo, kakain din muna kami. So yan, mga master, isang oras na nakabacuum, pwede na natin i-close, tapos tanggalin natin yung vacuum pump. Dudes, pakitanggal dudes, please. I-observe natin ng isang oras yan. Tapos na pong na-vacuum. Isang oras namin binacuum ito, mga master. Naka-vacuum na po yan. So standby na lang muna tayo. Hihintayin natin ng isang oras kung babalik siya sa zero.
meaning may leaking na po yung unit. Pero possible naman talaga pag may leaking, pinuto namin dito kanina, matagal na itong nakatambay, yeah, almost isang linggo na hindi nagamit, pero nung nakaraang buwan pa yon, pero hindi lang nila napayos agad sa akin dahil yun nga sa pangyayari, yung namatay yung misis ko. So alam nilang nakalabas na kami, natapos na yung home quarantine namin, kaya pinaayos na nila. Pero nakaraang buwan pa po itong hindi na nagamit nila. So hintayin na lang muna natin mga master, isang oras natin hintayin ito para pag walang leaking, hindi sa aakyat, hindi babalik sa zero, kakargahan na natin ang refrigerator. So standby lang muna sandali. After ng isang oras mga master, so wala namang sign na may leaking siya talaga. Hindi naman bumabalik sa zero piece. So lalagyan na natin ito ng flow para ano na tayo, system reprocess. So kakargahan natin ng flow para mag initial charging tayo agad. So dadaan muna natin ang purging ito. Alam nyo naman siguro kung paano ito i-reprocess, di ba? So dito natin nilagay yung flow sa neutral hose, tapos pag purging mamaya dyan din natin palabasin yung kunting pressure dyan sa neutral hose. So close lang muna yung gauge, bubuksan natin yung una yung tanke. Pag nakabukas na po ito, pwede na tayong mag-purging dyan din sa neutral hose habang nakasira pa yung gauge. So ganito lang po, konti lang, huwag nyo nang buksan ng malakas. So pwede na. Ganun lang po mag-purging mga master para walang hangin na makapasok sa system. Pwede na natin buksan dahan-dahan ito mga master para initial charging bago natin pandarin yung unit para hindi masira yung compressor. So yan, nakakarga na po tayo ng freon o refrigerant. Pag may initial charging niya, pwede na natin pandarin yung unit. Okay mga master, kinargahan na natin ang refrigerant. Umaandar na po ang unit. Dahil tapos natin na-vacuum kanina, isang oras, naka-switch off siya. Tapos in-observe natin kung may leaking, wala naman. Isang oras natin in-observe, wala. So ngayon, kinargahan na namin ang refrigerant. So yan, yan o, umiinit na po. Ito po ay na rewiring na namin. So pansamantala lang muna, ayusin namin yan mamaya. So kinargahan na lang muna namin para ihatid namin mamaya kung okay na ito mamayang hapon, dahil bukas linggo no movement kami dito. Alinggo ba o ano? O basta magbabalik na naman sa ECQ dito. So unahin na lang muna namin, papaandarin namin ito, kinargahan na namin. So standby na lang muna tayo mga master. So normal na po yung reading ng perahe nyo. So may karga na po, umiinit na po dito. Yan ang umiinit na po yung condenser. So antabayan na lang natin itong mga master. So steady na lang muna yan, huwag muna natin biglain. So titingnan natin dito sa loob ah. Buksan mga master Dodge. Oh, wala na po yung ground. Hinawakan na ni Master Dodge. So yan oh. Nag-umpisa dito sa taas. So pakilagay ng thermostat natin Master Dodge yung ano. At saka yung kuha ka ng ano Master Dodge yung plastic, lagyan mo ng tubig, lagay diyan sa taas ano. Yan, lalagyan ng thermostat ni Master Dodge. Para ma-determine natin agad. So yan o, yun po yung thermostat, yung temperatura sa Pinas ngayon dito sa amin. So unti-unti papunta ng negative yan. So Master Dodge, pakikuha ng ano, plastic. Lagyan mo ng tubig. So yan mga Master. So ang ginawa ko kasi mga Master, pinutol ko kanina, may refrigerant po siya, may freon pa. So meaning, wala pong leaking dahil matagal na itong nakatambay. Nung namatay si Mrs., nangyari na po ito, hindi lang napaayos agad dahil nga home quarantine pa kami. So yan ngayon, umandar na, standby na lang. Okay.
Yan, lalagay muna ni Master Dodge yan para ma-determine natin agad kung titigas yung yellow na yan, yung tubig yan, oh. So, nandiyan naman na nakalagay. So, mamaya bubuksan natin yan. So, standby na lang muna tayo, mga Master. Hintayin lang natin ito ng isang oras. Yan, oh. So, standby na lang tayo, mga Master. Yan, steady na lang muna yan. So, mga Master, after isang oras, mga Master, stable pa rin yung ano niya, bumaba na siya dahil lumalamig na po. Umiinit na po dito, lumalamig na po sa loob, pati yung filter dryer niya. Yan. Mainit-init pa rin. So, isang oras nang umaandar po ito, mga Master. Kasi pag ang unit kasi umaandar, pag sobrang lamig na, bumaba po yan, bababa po yan siya. So, pati yung sa reading sa amperahe, at saka dito, mga Master, titingnan natin, ha. Yan, o. So, umabot na po ng negative 10. So, titingnan natin sa loob, ha. Yan po, mga Master. Yan, o. So, nagpipressing na po dito, mga Master, dito sa baba. Yan, o. Isang oras pong umaandar na yan. Pero, umabot na po sa negative 10. So, okay na po ang unit na ito, mga Master. Yan, o. Kahit isang oras pa siyang umaandar, yung amperahe niya, o. So, stable na yan sa 1.6. So, ikakabit na lang namin ito ngayon. Pagkatapos natin ikabit ito, ibabalik na namin sa customer. Dahil okay na po ang unit nito, mga Master. Stable na po siya. So, ang gagawin natin, tatanggalin na lang natin ito. Itong gauge. Tatanggalin na natin dahil okay na po ang unit. Good na po yan. So, ganito lang po magtanggal yan, mga Master. Bilisan mo lang yan, mga Master. Yan. So, pwede na natin lagyan ng teflon yan at saka takip. So, ganun lang mag-reprocess, mga Master. Nag-vacuum kami ng isang oras. Inantay namin ng isang oras. In-observe namin kung babalik sa zero yung reading ng PSI. Good na po siya. Hindi naman umakyat. So, meaning, yun lang po ang problema niya. Sa reprocess lang. Dahil yun nga, based din sa may ari, sa obserbasyon niya, ang nakaraang buwan, isang araw, isang linggo pong dalawang layer lang ang nagyiyelo. Tapos, nung pinaandar namin kanina, hinawakan ko sa may condenser, medyo mainit-init po naman talaga. Dahil kung leaking po ang unit, mga Master, kung leaking po yan, kahit tatlong araw na yan, wala na po talaga, wala ka nang mararamdaman na kahit kunting init dito sa likuran. At saka, yun, pag pinutol mo dito sa may access valve, ay sa may charging light, wala na pong pressure. So, reprocess lang po ito, mga Master, ang ginawa natin, isang taon mahigit ang unit. So, ganun lang, at sa naka-rewiring na natin, yun, o. Kung nasundan nyo, ilalagay ko na lang sa description yung link nung nag-troubleshoot tayo nito. Nung pagre-rewiring natin, ilalagay ko na lang sa description yung link nito. So, ganun lang, mga Master. Lalagyan na lang natin ang teflon nito para maibalik na namin ito mamaya sa mayari. So, salamat pala sa nagsuporta sa aking YouTube channel, sa hindi nagsawang sumuporta. So, maraming salamat sa inyo, mga Master. So, ganun lang. At least, nakabalik na tayo sa pagtatrabaho ngayon dahil nakalabas, natapos na kami sa home quarantine. Pero, next week na naman ulit, mag-GCQ na naman dito. So, dami kasing, mga Master, yung positive cases dito. Kasama na yung nangyari sa misis ko. So, naging maingat na ang aming gobyerno ngayon dito.
So yan mga master, natapos na nilalagyan ko na lang ng teflon dito. Tapos yung takip, lalagyan ko na lang din yan pati doon sa taas sa thermostat. So standby lang mga master. So maraming salamat pala sa inyo sa sumusuporta sa aking YouTube channel. So yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Mag-share, comment, tsaka hit notification para updated kayo pag may bago akong mga video. So next time ulit mga master. Ayos Master Dodge. Ayos. So yan mga master. Tinanggal na po namin yung gauge dahil mayroon kaming chinik din kanina. Nilagyan na namin ito, teflon, kinuha na namin yung gauge. So okay na po ito mga master. After 2 hours na umaandar. So check na lang natin dito yung ano, yung thermostat. So yan o, nag negative 20 na o, malapit na o. So kung titingnan naman natin sa loob mga master, dito makita natin dito yan. Yan o, umuusok-usok na o. Yan o. Kita nyo. So tingnan natin yung yellow yan. So nag-yellow na po yan mga master, hindi lang makita dahil walang laman. Yan o. So okay na po ito mga master. Yan o, yung thermostat na. Yung negative na po yan. So kasi pag hindi makaabot ng negative 10 pataas, negative 10 hanggang negative 20, so pressure pa naman ito. Kailangan kasi ang pressure sobrang tigas niyan. Titigas talaga yan dahil pressure nga eh. So upright po na pressure ito. Ito na po yung resulta niya. Tapos ito na mga master, babalik na lang namin ito. Pati dito lalagay ko na lang yung cover. So tinanggal na namin yung gauge. Pati yung reading ng pirahe niya, okay lang, normal lang. So ayos mga master. So next time ulit. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel na Rimletik. Sa yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-like, comment, share at saka hit notification na kayo para updated kayo pag may bago akong mga video mga master. Yan o. Itanggal na nga Master Dots. Yan, tatanggalin na ni Master Dots mga master. Oo. So okay na po yung ginawa natin mga master. So next time ulit, maraming salamat. Ayos. Dodge.